Alright, good day mga bros. So right now we have this bike, the Neo Retro Yamaha XSR 155. Tara! Boom! That's right. Nice torque. So, first impression ko agad mga bros. From low to mid, maganda yung arangkada niya. Kahit medyo packet yung kalsada, naka fifth gear ako. Kayang bumuelo. Malaking tulong dyan yung technology na nilagay nila na VVA or variable valve actuation. Same with the R15M na na-review na natin yung engine nito. May mga tweaks lang na ginawa para maging mas torquey siya, which is yun naman talaga yung intention ng motor na to. Hindi ito pang racing tulad ng R15M. Actually, nagka-top speed lang daw ito according to paper na 125 kilometers per hour lang. Pero maganda yung arangkada niya mga kabros. Then napapansin ko rito sa bike yung position niya, may pagkakonting aggressive yung dating. Para siyang for me yung smart villain na position. Though hindi pa ako nakaride ng smart villain 200, pero sa 401 na smart villain parang ganito rin yung feeling ko, yung medyo may konting lean forward yung seating position natin, then yung foot pegs medyo nasa may bandang likod, so andun yung ano eh, slightly aggressive na feel, pero hindi siya cramped and hindi rin siya uncomfortable for long rides for me. Yun lang, medyo pagdating sa suspension yan, yung mga road bumps, yung mga medyo uneven na kalsada, yun no, medyo mapifeel mo yung mga lubak. May pagka-stiff yung kanyang suspension mga kabros, pero okay naman, tolerable naman, and i-expect din natin yung good fuel consumption dito dahil nga 155cc tapos VVA, so for sure we will get a decent mileage. So shout out sa kaibigan natin na may-ari nito, si Lawrence, Boss Lawrence. Sa FB ang name niya si Boom Boom Pow. Yan. Pow. Let's try the brakes. 60 kph. Okay mga kabros, nagfi-fishtail tayo. Pero syempre maunawaan natin yun. It's because wala itong ABS na commonly available na sa mga price point nito na nasa 170,000 na. So yun lang yung medyo masasabi natin, sana nilagay rin ni Yamaha dito. So kapag nag-drive ka ng mga gantong motor, medyo kailangan maingat ka pagdating sa braking, kasi pag nagpanic braking ka, magfishtail ka talaga, at yun ang isang cause kung bakit nagkakaroon ng mga aksidente. Nice view, Iwai Bridge. Sa mga pictorial mga wedding prenup photos. So alright mga bros, acceleration test in 3, 2, 1.
Here it is mga kabros, ang ating bike for today, the XSR 155 by Yamaha. So kung usap ang Neo Retro lang mga kabros, hindi magpapahuli ang Yamaha dyan. Yung naunang XSR 900, halos hindi nagkakalayo ng itsura. Huwag mo lang titingnan yung engine kasi yung XSR 900, makikita mo yung headers nun is tatlo yung tubong nakalabas. Pero ito kasi isa lang, single cylinder lang kasi siya. Pero aside from that mga kabros, yung tindigan ng naunang XSR 900 is kahawig na kahawig nito. Lalo na kung sa malayo mo siya makikita, mapagkakamalan mo tong big bike din eh. Kasi ang laki ng kaha niya para sa 155cc. This bike has 155cc engine, liquid cooled, single cylinder, fuel injected, 4 stroke, 4 valves na mated sa 6-speed manual transmission na napaka-smooth kapag ka nagsishift ka mga kabros. Wala siyang quick shift, wala siyang auto blip, pero napaka-smooth ng kanyang shifting mga kabros. This bike has 19 horsepower at 10,000 RPM. And also, this has 14.7 Nm of torque at 8,500 RPM. Then, here sa front mga kabros, ang kagandahan din dito is meron na siyang inverted fork. And then, syempre, kapag sinabi natin inverted fork, usually in-offer lang ito sa mga medyo mas mamahaling bike. Pero dito, in-offer na ni Yamaha. And syempre, mas matibay kapag ka-inverted. Then, meron tayong single disc brake, 2-piston caliper, and the tire size is 110/70/17 na dual sport. So, on and off-road. Pero hindi ito mala adventure bike mga kabros ha. Pwede lang siya sa mga medyo lubak pero hindi yung sobrang brutal. Parang katulad ng mga adventure bikes na talagang pangharabas. And then sa rear mga kabros, meron tayong Nissin caliper, single disc brake, and meaty tire na merong size na 140/70/17. So, kita nyo naman mga kabros, oh. Macho-macho, di ba? Pili ko nga pag nagdadrive ako nito, kung hindi si Jericho Rosales yung kamukha ko, si Coco Martin, eh. Huwag lang magtanggal ng helmet. Okay. And, meron siyang kulay dilaw na monoshock sa likod. So, dito naman tayo sa ating instrument panel, mga kabros. Yan, simpleng-simple lang. Tapos nakadagdag pa ng pagiging klaseng ito mga kabros, yung parang bakal na to na nakapaikot. Classic na classic yung dating. So, meron tayo ditong maliit na instrument panel na digital na meron ditong tachometer. Yan, and then gear indicator dito, then speedometer, odometer, fuel gauge. Tapos dito meron tayong turn signal lights indicator sa left, dito sa right, high beam indicator, engine temperature indicator, check engine light, and then meron ditong neutral light. Then para palitan natin yung display, so merong button dito sa gilid. So magiging trip meter 1, trip meter 2, and then may clock. Then fuel consumption natin, kilometer per liter. Then average speed. And then meron tayong BL03. Ang ibig sabihin ng BL is backlight. And then yung light niya ay level 3. Kasi pwede mong palitan niya level 1, level 2, level 3. So ito ang pinakamalinaw niya. Kaya wag na natin palitan. Dahil kapag nilagay pa natin sa level 1, baka wala na tayong makita. Kasi level 3 pero hindi na siya masyadong makita. Lalo na kapag may reflection na ng araw. So, dyan na lang tayo. So, ganun lang kasimple ang ating dash mga kabros. And then, sa left, meron na tayo ritong adjustable na aftermarket lever ng clutch. Kasi ang original nito mga kabros ay non-adjustable. And then, meron dito tayong passing light switch. High beam, low beam. And then, ito ang nakakalito. Dahil hindi na naman ako sanay sa pindutan nito. Ang kanyang horn ay dito, yung switch or yung button. Then, meron siyang ginawa dito, mga kabros, na yan, may button dito. Kapag sa up, pinindot, yung horn niya, stock. Pero kapag binaba mo, yan na. Oh, naging pangkotse na. So, astig. And then, syempre, meron tayong turn signal light switch, left and right, then cancel. Then, sa right, walang masyadong makikita rito.
engine kill switch. So ito yung naka-on siya, and then i-start mo, slide down. Yun. Then kinabitan na rin ito ng owner ng aftermarket na bar and side mirror. Yan. Ito yung masasabi kong mas bagay na bar and side mirror. Kasi kung titingnan mo si XSR 155, puro bilog. So marami siyang mga bilog na shape, headlight, yung kanyang taillight, tapos yung kanyang instrument panel, tapos yung kanyang stock na side mirrors, eh medyo naiba yung shape, parang oblong yata. Tapos dito siya syempre. Pero ito ang mas bumagay para sa akin. So may taste din talaga may-ari nito. And then ang kanyang susi, mga kabros, so ito, meron siyang shutter key para hindi mabutingting kung saan mo man maiwan ito, pwede mong ilock yung saksakan ng susi for additional safety na rin, anti-theft na rin siya. Okay? So sa seat, mga kabros, masasabi ko na maganda siya, malambot, very classic ang design, yung may mga ganyang guhit-guhit na ganyan, no? Then hindi masyadong mataas dito sa likod, so madali lang makakasakay dito ang iyong pasahero. Hindi katulad ng mga motor ngayon na pagka sumakay yung pasahero, parang nakaupo lang siya sa maliit na ganun. Tapos eh, ang taas-taas. Tapos ito, ang maganda rito is halos medyo pantay lang ng konti na medyo elevated sa part na to. So kahit pa paano, si Pillion hindi mahirapan sumampa or bumaba sa motor. So by the way, mga kabros, ang bike na to ay nilagyan na ng owner ng parang ano bang tawag dito? Basta leather siya na may mga bulsa na alam mo yung hineting-hineto yung feeling mo, you know. Then nilagyan na niya ng aftermarket na radiator guard for protection sa mga bato or mga debris. And meron na siyang aftermarket na SC Project canister plus yung kanyang elbow, aftermarket na rin. Kaya sobrang ganda ng tunog. Soundcheck tayo. Soundcheck. Ang bike na to, mga kabros, wala siyang hazard lights, pero ang kanyang headlight ay LED na, pero yung kanyang turn signal lights ay bulb type, pero you can always replace that. Pero syempre, paano mo masasabing classic kung lahat na lang makabago, diba? Eh yun lang naman eh, pananaw ko lang. So kahit pa paano, nag-iwan sila ng medyo classic na dating, which is the bulb type na turn signal lights. And ito na nga yung sinasabi kong nagpaganda. Yung maliit na ilaw na taillight na yan, para sa akin, isa ito sa nagdadala ng classic vibe sa motor na to. Simpleng-simple, walang kaartihan. Parang sinalpak lang dyan. Parang mga sinaunang jeep owner eh, yung mga stainless. Mga ganyan yung mga ilaw nun eh. And then, sa likod, syempre, original pa rin yan. Bulb type na signal light. Ang mga binago pala ng may-ari dito is ito nga yung bar and side mirrors, and then itong grip, and then the brake lever and the clutch lever na dating hindi adjustable, ngayon adjustable na. Tapos yung headlight protector niya. Then yung kanyang radiator guard, aftermarket na horn, MOCC ang kanyang brand. And of course the exhaust, aftermarket na rin. So yun lang naman, wala nang iba. Alright, mga kabros, pinili ko tong damit na to para syempre classic na classic, diba? White t-shirt lang, tapos maong, goods na. And this is how I look pag nakasakayo sa XSR 155. So I'm 5'9 and a half and 85 kilos. Pabayaan nyo na yan. At flat foot, comfortable ako. Dalawang paa nakalapat. Kung ikaw ay mga 5'7, 5'6, kayang-kaya mo pang upuan tong motor na to. Siguro kung mga 5'3 ka na, yan, 5'4, kahit paano medyo tiptoe ka na. Pero magandang bike eh, 134 kilos curb weight. Seat height is 808 millimeters. Magaan siya.
And kahit hindi ka naman katangkaran dahil magaan ang bike, kahit papano hindi ka matatakot kapag stop and go traffic at tutukod ka. Medyo nakakatakot kasi kapag ang bike mabigat tapos hindi mo masyadong abot. Pag nag-lean na yung bike, mas mararamdaman mo na yung bigat niya. Pero dahil nga magaan siya, kahit medyo mag-lean ng konti, mababawi mo pa eh. So yun yung kagandahan dito, 134 kilos, napakagaan ng motor na ito. And sitting position, slightly lean forward. Tapos foot pegs, medyo naka-atras ng konti sa pakiramdam ko. Komportable naman siya. Sakto lang sa akin yung layo ko sa handlebar. Pero yun nga yung feeling ko, parang Smart Villain 401 na medyo naka konting-konting lean lang ako sa harap. Pero masasabi ko kaya kong i-ride dito ng malayo-layo nang hindi ako mamumroblema sa position ko. Kahit may angkas ako, napakaganda ng kanyang upuan para sa angkas. Angkas friendly nga. Fuel tank capacity is 10 liters. And then nag-clock tayo ng 41 kilometers per liter. So pwedeng magbago yon, pwedeng maging 40, pwedeng maging 45. And according sa Yamaha, sa paper, fuel consumption nito is 49 kilometers per liter. Sobrang tipid nun, pero siguro talagang sobrang maingat ka dun sa throttle. Pero sa normal riding ko na ginagawa, may city, tapos may konting walwal, tapos may konting chill, nag-clock ako ng 41.3 kilometers per liter. So kung i-multiply mo yun sa 10 liters, you will get a decent 410 kilometers in one full tank. So malayo na yun, di ba? Sawang-sawa ka na nun sa Alikabok. Alright. Question, mga bros. Sa presyo niyang 175,000 pesos na sa ngayon, 2023 updated price, eh dapat ka bang bumili ng XSR 155? Well, depende kasi, mga bros, kung una-una is sa taste mo. Kasi kahit ganong kamahal ang isang motor, kung swak na swak siya sa panlasa or sa style mo when it comes to looks and the yung comfort or yung riding position niya, tapos hindi ka naman masyadong concerned when it comes to safe sa mga technology or safety features, kasi walang ABS to, mga bros eh. Ang tanong is, sulit bang 175,000? Yung sagot ko dyan is, para sa mga tao na mahilig sa neo retro, syempre no doubt. Kasi ang bibilin mo rito is yung preference mo. Kaya nga lagi sinasabi, depende sa preference mo. May kanya-kanya tayong gusto. Kung mahilig ka naman sa sports bike, hindi mo magugustuhan ang neo retro. Kung hindi ka naman mahilig sa sports bike, magugustuhan mo naman ang naked bike or pwedeng neo retro. So depende sa tao. Pero ang kagandahan sa motor na ito, mga kabros, ito yung motor na kahit na ilang taon nang dumaan, hindi basta-basta mapag-iiwanan when it comes to design. Kasi ang mga neo retro, kahit ilang taon nang dumaan, tulad nga ng CB400, di ba? Ilang taon na yung motor na yan. Since 1992, sa pagkakaalam ko, may CB400 na. Pero until now, ang taas pa rin ng presyo. Habang tumatagal, pataas ng pataas ang value niya. Kasi nga, ang mga ganitong design, mga classic, hindi ito basta-basta napag-iiwanan or hindi ito basta-basta nalalaos. Tapos meron na rin itong assist and slipper clutch. Then VVA, na talaga namang meron siyang low to mid grunt. Pagkatapos kahit papano meron ding dulo, pero hindi siya syempre kasing hataw ng R15M na review na natin. Pero I can say na this has enough power for beginners. May enjoy mo tong bike na to, especially kung this will be your first time na magta-try ng mga medyo big bike feel na mga motor. Huwag mo lang titingnan ang engine, dahil doon mo masasabing, ah okay, small displacement lang pala. Concerns ko lang, sana kahit papano medyo mas malinaw ng konti yung display niya. Ngayon medyo makulimlim, so kahit papano kita natin. Pero kapag nagra-ride ka ng mga launa, alas dos ng hapon or tanghaling tapat, halos hindi mo makikita yung
instrument panel mo yung mga information, kahit na nasa number 3 na yung brightness ng kanyang display. Pero still, maganda naman ang design niya. Classic na classic din. Tapos yung may metal na nakapaligid na ganyan. And then, concern ko rin dito yung clutch lever niya na stock. Kung maliit na tao ka, medyo mahirap umabot kung maliit yung kamay mo. Tapos, magpepreno ka o magka-clutch ka, medyo mag-i-effort ka pa. Hindi katulad ng kapag adjustable, kahit pa paano. Depende sa haba ng daliri mo eh. Then, pangatlo, sana nilagyan na rin ng anti-lock braking system or yung ABS. Kasi tulad yan, yung mga motor ng mga bago ngayon, kadalasan sa price point niya na 175,000 pesos, meron ng ABS eh. Kasi importante na ngayon ang mga ABS bros, pagka biglaang may mga tumawid dyan na aso, tapos nag-panic braking ka, tapos may mga ganyang mga loose gravel, may mga bato-bato maliliit. Pagka ikaw nagpreno bigla, maglalak ang gulong mo sa likod, sigurado yan, mag-i-slide ka. And yung ride niya medyo stiff, pero ang good side naman nun, kahit hindi naman siya sobrang comfortable yung talbog niya na medyo matigas, pero kapag ka nagbabanking ka, doon naman tayo babawi. Then isa pa pala mga bros na gustong gusto ko sa motor na to is yung fuel economy niya. 155cc, big bike feel, pero ang fuel consumption niya is 45, 42, pwede pa rin mag 49 sabi ng Yamaha, kilometers per liter. So can you imagine, sa 100 kilometers, almost 2 liters lang ang kailangan mong ikarga. So mahaba-habang enjoyment yon sa pagra-ride. Kumbaga sa beer eh, ang binili mo San Miguel Light, mahaba-habang inuman. So that's the advantage of this bike. If you like this video mga bros, please don't forget to like, share and subscribe. And as of now mga bros, na ginagawa ko tong video na to, meron na akong 1,006 subscribers. And I hope isa kayo doon sa dadagdag kung hindi pa kayo subscriber. At nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nagtitiwala sa nagpapahiram ng mga motor. And syempre hindi ko rin pwedeng kalimutan ang aking number one fan, si Wonder Mom. Yan, check nyo rin yung channel niya, si Wonder Mom. About lifestyle, may mga lamon, yan yung mga content niya. So, nagsisimula pa lang siya, pero I hope mga kabros, supportahan nyo rin si Wonder Mom. And of course, kay Lord. And this has been your bro na nagsasabing always, ride safe and stay alive. God bless.